whole day, kakayanin ko pa rin. More than 2 years na kasi si Daddy nag-MX3. Ang MX3 ay low sodium, cholesterol-free, and fat-free. MX3 Plus with L-carnitine and coQ10. Dito ako hiyang kasabay ng healthy diet and my daily workout. Mag-MX3 araw-araw. Tunay, natural, at original. Tulad namin! Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Energy sa inyong lahat. It's Monday. It's medyo traffic Monday. Oo. Dahil na-experience ko yan, it's medyo traffic Monday. Bakit? Eh kasi naman, tomorrow na ang nahatulang araw ng simula. Diba? Nang MECQ ulit natin. Ayun. So, palakpakan lahat ng labas ng labas. Ano kayo ngayon, ha? Labas kasi ng labas. Sana naman ngayon, wala na masyado naglalabas, nagtatambay. Minsan kasi, may mga nakikita ako, nakatambay lang talaga sa labas, naiinip daw kasi. Alam niyo, huwag kayong mainip. Mas mainip kayo sa tagal ng pinagdadaanan natin ngayon at hindi matatapos-tapos kapag sumuway ng sumuway. So, ayun, ito na nga. Mag-start na naman tomorrow. Siyempre, alam na naman natin kung anong dating gawi. Medyo stuck na naman tayo sa bahay. Pero, yun nga, may mga lugar na talagang MECQ, kasama na dyan ng Bulacan, ang Manila, ayan. At, ayan, hello po Ate Cara, ano po nafe-feel nyo ngayon dahil MECQ na po ulit? Ako naman na nafe-feel ko, hindi naman talaga ako nalabas ng bahay. Kaya, talaga naman kahit anong mangyari, talagang iniingatan ko. Kasi hindi mo masasabi eh. Kapag feeling mo ay medyo okay-okay na ang lahat, hindi pa rin yan totoo. Diba? Maghihintay ka pa rin. At saka kawawa naman din kasi yung mga frontliners natin. Pagod na raw sila. Pero inyo, to think na trabaho naman talaga nila yun araw-araw, dapat medyo sanay na sila, sanay batak yung katawan nila sa pagod, sa stress at kung ano-ano. Pero tingnan nyo ha, sumusuko na rin sila. Ibig sabihin, ganun na yung level. Diba? Ganun na yung level ng bigat ng nafe-feel nila, ng nararamdaman nila. So kahit sanay sila sa mga ganun bagay, iba kasi to eh. Nakakatakot naman talaga ang virus, diba? Hawa-hawa. So ayun lang, para hindi mahawaan ng virus. Re-remind ko ulit kayo, lagi kayong mag-mask. Siyempre, laging maghugas ng kamay, hindi puro alcohol lang. Yung iba kasi alcohol, tama na. O galingin pa rin natin maghugas ng kamay, di ba? Tagalan natin yung pagkuskus sa ating mga kamay. Ganern. Ano pa? Kung kinakailangan lumabas talaga, hindi lang nakamask ang dapat gawin. Mag-face shield din kayo. Di ba? Para yung haching, yung hangin. Hindi mo masasabi eh. Tiny particles yan eh. Wow, Dr. Cara. O di ba? Kailangan talagang maging maingat tayo. Kasi kawawa naman sila. At kapag hindi natapos to, isipin natin na marami ang magugutuman pa rin. Marami nagsarang negosyo, mga business na, di ba? Online na nga ngayon lahat eh. Lahat ng bagay online, kahit ligawan, online na ngayon eh. Agree? Oo nga. Bakit ba online na ngayon lahat ng bagay? Pati mo ng pag-ibig online? Online. Wala tayong choice kundi mag-online. Pero ingat sa online ligawan at online loving-loving. Kasi marami ang peke. So dapat, doble ingat ka din. Hindi lang virus ang dapat mong ingatan. Kundi mga taong manluloko din. Mga scammer sa pag-ibig. Mga scammer sa business. Totoo yan, di ba? Mga scammer na kaibigan, na akala mo kaibigan mo pero hindi pala.
Diba? May ginagawa na pala behind your back. Yan yung mga ganyan. Ano pa? Scammer ng jowa. Pwede rin. Bakit naging scammer ng jowa? Kasi diba akala mo ang tinutinu niya, yung pala may iba siyang kachat. Nakaw! Tinan mo naman yun. So ingat-ingat tayo sa paligid natin. Kailangan matalas ang ating pakiramdam. Well, talent naman yan ng mga ano eh, ng mga kababaihan. Tayong mga kababaihan, talent natin yung pakiramdam natin, yung instinct natin. Kasi observant kasi tayo. Diba? Lalo na sa jowa, observant tayo. So alam natin yung mga nagbabago sa kanya, yung nag-iiba yung tingin niya, at kung anik-anik pa. Alam natin yan. At saka kapag malapit talaga sa yung tao, alam mo yung mga pagbabago. Diba? So ayun na nga, happy afternoon everyone, happy Monday. Ingat kayong lahat ha. Kung kinakailangan din, humabol lang kayo ngayon sa supermarket. Nako, feeling ko nga ang daming tao ngayon eh. Kasi bukas, diba? Oh, medyo mahirap na. So ngayon pa lang, mag-imbak na kayo, mag-ipon na kayo ng pagkain. Kung ano man, tinapay, bigas, yan yung mga importante sa lahat. Diba? So ayun. Anyways, tama na nga ang chikahan. Tumawag ka na, tawagan mo na ako para mag-share ng iyong hot na hot na hot. Sorry. So yan. 8721-2429. 8721-2429. Yan po ang ating hotline kung saan pwede ka mag-share na maiinit mong ganap sa pag-ibig. Diba? I-share mo na yan sa akin. Pero hindi yan kasing init ngayon sa labas eh. Kasing init ko lang. Oh. Kasi sa labas, hindi naman ganun kainit. Sakto lang. Diba noong mga nakaraang araw nga, noong mga nakaraang gabi, nag-uulan? Diba? Lakas ng ulan, nakalain mo yun? Oh, medyo nakatipid ka dun sa kuryente. Kasi ang mahal na lang kuryente mo, aminin mo. Hindi ka nagbukas ng bintalador at aircon. Oh, syempre, mahal nga ng kuryente sa panahon ngayon. Bakit nga ba? Marami tayong issues na kinakaharap. Pero ngayon, ang harapin mo na nating issue ay yung issue mo sa pag-ibig, ha? Ano ba nangyari sa'yo? Itawag mo na yan. 8721-2429. So, tignan natin kung tayo ay may caller na. Wait lang, set ko lang to. Mm-hmm. O, i-share nyo na yung live natin na live po tayo ngayon. Live na live tayo. Punta ka lang sa fanpage namin, Energy FM 106.7. Ayan. Sa bagada, sa biyahe po, sa mga oras na ito, mag-ingat po kayo ha. Kumain na kayo, huwag magpapagutom. Diba? Ano daw outfit ko ngayon? Ang outfit ko ngayon ay net. Manghuhuli po ako ng isda. Sa dagat. Oo. O, akalain mo yun, diba? Siyempre, aaura na naman tayo. So, butas-butas yung suot ko ngayon. Kung gusto mo makita, punta ka na sa Facebook, Energy FM 106.7. Okay, ano naman, DJ Kara, DJ Space, K-A-R-A. So, habang wala pa tayong caller, na hindi ko maintindihan kung meron na ba o wala na. So, wala dito nakalagay. So, abangan na lang natin yan. Sige, tumawag ka. Sasabihan na lang tayo ni Tolitz kung may caller na tayo, no? Sige, tawag na. 8721-2429. Hello po sa lahat ng mga gising na ngayon. At kasabay ko ngayon pananghalian yung kumakain. Yan, sige, sarapan mo lang yung kain mo dyan. Go lang. Sabi nila kapag daw stress ka o broken-hearted ka, napapadami ka daw ng kain. Diba? It's either mapadami ka ng kain o kaya naman ay mawalan ka ng ganang kumain. San ka dun? Yung nananaba o yung nangangayayat? Alam mo, mas maganda na yon yung kain ka ng kain. Kasi nai-release mo yung stress mo, yung tension mo, dinadaan mo sa pagkain. Kesa yung broken-hearted ka na nga, hilo ka pa kasi gutom na gutom ka, di ba? Manlalata ka pa. Di pinahirapan mo lalo yung sarili mo. Alam mo yung feeling na pinahirapan ka na nga niya, pinapahirapan mo pa yung sarili mo. Dapat hindi, no, no, no. Di ba? Kung pinahirapan ka niya, itayo mo ang sarili mo. Huwag mo siyang sabayan. Tapos humarap ka sa salamin at sabihin mo, wag ako. Mala Ivy Aguas at Lily Cruz lang no, ng Wildflower. Oo, ay nako. Hi Ate Cara, shoutout naman po, sabi ni Princess Rian. Si Mary Rose Salvador, done na po kumain. Si Annalisa Tumate Anob, sabi niya, hello GK. Sabi ni Jinky Mape, Carjack Forever. Sabi ni Melz, ganda talaga. Ay, thank you po. Maraming salamat po.
Sinuot ko na ulit yung salamin ko ngayon kasi ano eh, feeling ko ito yung ano eh, yung hindi pagsuot ng salamin, yun yung cause ng lagi kong migraine at nanlalata ako at 'di ba? Kasi pag pinabayaan mo yung mata mo, talagang lalaki at lalaki yung ano niya, yung paghihirap niya. So medyo ang laki na ng paghihirap niya kasi minamigraine ako kagabi. Anong oras na ako nakatulog? Nakapikit lang ako pero hindi ako makatulog. Sakit-sakit talaga ng ulo ko. So ayun, kaya sabi ko, ay, susuotin ko na siya. Oo, hindi ko alam kung may mali sa salamin ko. Share ko lang naman. Pero minsan daw nagkakamali ng grado, lalo na kapag nagpatingin ka ng salamin na puyat ka or gabi. Well, tatry ko ulit ngayon mga ilang araw. Pag talagang hindi uubra, bibitawan ko na. Ganun dapat. Kapag feeling mo hindi na umuubra, tama na. Bitawan mo na. Ayos ba? Ayos ba mga banata natin ngayong pananghalian, ha? Sige. May color na ito. Ayan. Kasi nga wala dito, so si Tollets na ang nagsenya sa atin. May color na daw tayo. Hello? 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 Hi! Hi! Good afternoon po! Good afternoon din po! Magandang tanghali naman po. Kumain na po ba kayo? Hindi pa nga eh! Ikaw ba? Ay! Nakasinig din Tosino ko! Oh my God! Ay! Nakapuntahan mo muna yung Tosino! DJ! May club po DJ ah! Sige! Nakakaloka! Natunok na! Ginuto mo na ako! Naamoy ko bigla! Ano pangalan mo? Code name lang po DJ. Ah sige! Ano? L! L, ginuto mo naman ako sa tosino mo. Yes, natakam tuloy. Yes, ang na siya, DJ. Oh. Oh, sige, L, ano ba may paglilingkod ko sa'yo? May isa-share ka ba sa amin? Ayun na, may napapahalo ko. Ano ba? Kaya mo yan. Ano, papa-advise lang sana. Tararan. Tararan, single ka ba? Ay, ganito kasi. May asawa ako. Pero hindi po kami kasal. Okay. And may baby kami, 7 years old. Then ganito kasi nasa site, working ako sa site before. Then meron ako nakalalang gayton. Mm-hmm. Ay, kaloko. Ay, ano may nakilala ka kahit may ka-live-in ka? Patay tayo dyan. Agad. Oo, alam ko na yung takbo ng story. Sige, tapos? Yun na nga, then sometimes stay in kami. Ay, mga neighborhood yung mga oh, tapos? Ayun na nga, dun. Then, nagkaroon nga ng COVID, so no, ano muna, communication muna, ganun. Ano to kasama mo sa work? Yes. Ano, pwede mo malaman ko anong work? Ay! Or secret? O sige, secret na lang. Construction. Charot. Sinabi ko. Tagatik-tik ng kawayan. Ay, kawayan. Okay. So, sa construction na yon, doon din na-construct ang pag-iibig yes, ng dalawa. Yes, true. Nag-build siya, actually. Okay. So, the highest 54th floor. Okay. O, tapos? Then, ayun na nga. Then, after noon, na nag-COVID, fixed up ako nung work. So, wala communication. Pero, girl, DJ. Ano? Paparamdam na naman ang... Lolo mo. Oh, lolo mo. Wait lang. Okay pa kayo ng ka-live-in mo? Malamang okay naman po. Okay naman po. Okay kayo? Parang weird yun ah. Okay kayo, pero may iba kang ano, ayun kinakikiligan? Ano po? Yun nga po eh. Bakit ganun? Hindi ka na ba masaya sa iyong partner? Masaya naman po. Actually, dumating po sa point talaga na gusto ko nang magpaka-loyal sa kanya. Oh, eh bakit? Anong anyari? Ang grapa niya dahil sarap. Ay! Ano ba? Nako! Ang terrible. Sini na po, DJ. Advice na lang. Sige. May tatanungin ako sa'yo. Hmm. Halimbawa, dumating ang isang araw, pipili ka kung sino mawawala sa buhay mo. Oh my God. Yung partner mo o itong nasa construction site? Ay, siyempre yun na lang, yung cambalor na lang. Sino mas gusto mo i-keep? Siyempre may hobby. O, yung partner mo. Kapag yes. Nawala ba yung partner mo, masasaktan ka talaga? Oo naman, my God. Okay. Lord, naman po. So, huwag mo hayaang dumating yung araw na yon na masasaktan ka dahil sa kalokohan mo, te. Diba?
isipin mo na lang kung ano yung pakiramdam ngayon. Ngayon pa lang, kasi para hindi ka magsisi sa huli. Actually, nakagawa ka na ng kasalanan. Marami nang pwede mangyari kapag nabuking ka, te. Diba? So, itatama lang natin yung mali mo. Ngayon pa lang, imaginein mo na ano yung pakiramdam kapag wala yung partner mo sa buhay mo. Baka hindi mo din kayanin. Dahil ikaw din yung gumawa na, diba? Best advice, do I need siyempre, to stop iwasan mo. Texting with him, ganun. Oo, ganito kasi ilang months na kayo nagkikita ng ano, may relasyon o kung ano man, whatever. Oh my God, almost 1 year. Ha? Talaga si TJ. 1 year? Wait lang, may nangyari na sa inyo? True. Oh my gosh. Alam niya na may partner ka. Yes, opo. Actually, he's married too. Ha? Stay-in nga kasi. Sa bakit lalo ulo ko? Sakit. Naku, ate. Ikaw, halimbawa, malaman mo yung partner mo na meron siya ibang kalandian. Ano din mafe-feel mo? Oh my God. Kakayanin mo kaya? No. Baka mamaya sugurin mo yung babae, di ba? No. Oh. So, alam mo kung gano'ng kasakit. Pero, TJ, kasi actually, advice ka rin po siya na stop na, gano'n, wag na kasi may pamilya ka rin, kaya focus ka na sa ano. Pero ano niya? Alam mo kasi, kapag halimbawa may partner ka, pag once na napili mo na yung partner mo sa buhay mo, marami talagang struggles yan. Kasama yan. Lalo na yung tukso. Kumbaga, kasama yan sa ingredients ng putahe. Yung ingredients, ang isa dyan yung tukso eh. So, kailangan, alam mo kung paano itatapon yun, yung ingredient na yun. Kasi yung ingredient na yun ay panis. Hindi pwedeng ihalo. Hindi siya pwedeng ihalo sa pagkain, so kailangan mo itapon. Ngayon, pag hindi mo tinapon yung ingredient na yon, di ba? Hawa-hawa na yan. Ang mangyayari, yung masasira. Lang ulit, hindi kasi panis na eh. Pag kumain ka ng panis, ano ang mangyayari sa'yo? Di ba magpupurorot? So, cannot be talaga siya. Hindi siya pwedeng ihalo. Okay? Kailangan mo siyang itapon. Hindi mo siya pwedeng i-display, hindi pwedeng andyan lang sa paligid. Hindi pwede, kailangan siyang i-kick out talaga. Best advice to put busy, yung talagang... Magpalit ka ng number. Wow. Hindi totoo yun. Alam mo kasi, kapag hindi ka nagpalit ng number, ang mangyayari, mag-text lang din siya. Pag nag-text siya, mapipilitan ka mag-reply. Siyempre, may feelings ka eh. Facebook din. Mag-deactivate ka muna for a while. Kahit for a while lang, mag-deactivate ka muna. Kasi matitempt ka eh. Kailangan tulungan mo yung sarili mo na huwag matitempt mag-reply. Diba? Isipin mo ate kung ano mangyayari kapag nalaman niya ng partner mo. Mawawala siya sa buhay mo. At eto pa ha, pwedeng hindi siya mawala. Eto pa yung second option. Pwedeng hindi siya mawala, papatawarin ka niya, pero gaganti siya. Gusto mo yun? No, actually, masakit yun. Super bait talaga ng hobby ko kasi second time ko na siyang ginawa. Tingnan mo. First time, tibo. Then, he gave me again another chance. Ito na naman. May kasi na matawag sa akin. Napaka-ranking ko. Nako! Alam mo, minsan sa buhay natin, totoo naman yun na kahit may partner tayo, maa-attract tayo sa iba. Kasi tao lang tayo eh. Yung crush, infatuation, totoo yun. Pero nagiging mali lang siya kapag halimbawa may crush ka sa isang tao at kinarir mo. Yung magte-text kayo, magte-telebabad kayo, mag-uusap kayo, lalong-lalo na yung may mangyayari sa inyo. Kapalalimin mo, yung crush-crush, okay lang yan. Normal lang yung magka-crush kahit may partner ka. Napaka-plastic natin kung sasabihin natin na wala tayong crush kahit may partner tayo, di ba? Mangyayari at mangyayari yan. Pero yung ginawa mo, te, yun yung pinaka-big, naka-very wrong. Kasi nakipag-relasyon ka na, may nangyari pa sa inyo ang lalim na. True. Oh. Actually, every time na din ako mag-isip kasi yung sige siya. So, tingnan mo. Kunyari, may OT ako. OT. Very wrong. So, tama na. Huwag mong hayaan. Alam mo, napakaswerte mo at di ka pa nahuhuli, ha? Second time na yan, kamo? Actually, first time na huli na po. Pero this second tingnan time. Tingnan mo, pinatawag yun ang first time? Oh my gosh! Napakaswerte mo. Alam mo, pag nawala yan, pag hindi na yun bumalik sa'yo, habang buhay mo yan, pagsisisihan. Oh my God! Yun ang isipin mo lagi. Responsible talaga. Diba? Very wrong. Kasi napaka-God-centered niyo pa talaga. Tsaka isa lang ang puso natin, te. Kailangan talaga isa lang yung pipiliin natin. Yun talaga yun eh. Isa lang talaga. Kahit anong gawin mo, mamimili at mamimili ka ng isa na pagsistayin mo sa buhay mo. Yun lang yun. Kaya iwasan mo na yan, mag-deactivate ka for a while para wala ng chat, i-block mo kung ano man. O, magpalit ka ng number. Alam mo, kailangan na mag-sacrifice para sa asawa mo. True.
Kasi to think na hindi mo alam, di ba? Nagsisacrifice na siya ng lagay na yan. Wala siyang kamalay-malay, niluloko mo siya. O ikaw naman, SIM card lang eh, di ba? Ano lang ba yung SIM card na papalitan mo at yung pag-iwas mo compare dun sa masisirang relasyon yung dalawa? Pero nga. Forever. Di ba? Forever na yun eh. Pero nga po si DJ Mystery guys. Ha? Alam mo yung kagwapuhan, nawawala yan. Imagine mo na lang, tad-tad siya ng ano. Peklat sa mukha, tapos uhugin siya. Totoo, lahat tayo papangit. Pag tumanda tayo, kukulubot lahat tayo. So yung kagwapuhan na sinasayang mo sa kanya, mawawala yan. Ako. Thank you diba? So much, DJ. Basta lagi mong iisipin kapag halimbawa, gagawin ko na to, ang iisipin mo lagi yung partner mo, kaya ko ba siyang mawala? Kaya ko ba na, di ba? Maiiwan ako mag-isa dahil sa kalokohan ko? Mawawala yung taong ano? Mahal ko at nagmamahal talaga sa akin. Kaya sa'yo ako, DJ eh. Ay naku, baka naman di mo sundin yan, te, ha? Sinasabi ko sa'yo. I'll try, syempre. Anong I'll try? Agad-agad. Alam mo, ay kapag inunti-unti mo yan, mahirapan ka. Matitempt ka pa na, oh my gosh, ang pagiging niya, may airplay pa. Kakunti na lang lash na to. Pinagpapulisin ako na malagkit. Ikaw din, baka mamaya, after ng call natin, mamayang gabi, mahuli ka na. Oh. So, do it now. Tingin si Happy, DJ. Ay naku, hindi mo sasabi. Alam mo ba, na gumagawa ang Diyos ng paraan para mahuli. Ay, Lord. Oh. Hindi, totoo to, ha? Totoo to. Diba, sabi nga, the truth will always prevail. Yes. Gagawa at gagawa siya ng paraan para sa mga dehadong tao na ibigay sa kanila ang katotohanan. Hindi mo alam kung anong way malalaman ng asawa mo to. Hello, pero Lord. Kaya ngayon palang tigilan mo na para hindi dumating ang point na pagsisihan mo yan. Ha? Ay. Totoo. Oh, diba? Tingang malalim. Tama. Gagawa at gagawa siya ng way, maniwala ka. Thank you so much. So, ngayon palang labanan mo na yan, okay? Thank you. Ay, nako. Hi, DJ. Distress ka ba? Tara, eat na tayo. Nakakaloka ka. Ngayon ang gawin mo, maglaan ka ng maraming time ngayon sa asawa mo para ma-divert yung attention mo. Paano, DJ? I-block mo. Nga po siya. Bakit? Meron naman video call, di ba? Ay. Mag-video call again, mag-video call. Mag-usap kayo, mag-reminis kayo na nakaraan nyo. Yung mga dating kinakikiligan yung dalawa, ibalik mo. Ganun. Totoo yun. Ha? Ay, nako. O, sige na, ha? Sana sundin mo. True. Salamat, L. L talaga pangalan mo. L sana. Kakaloka, no? Thank you po. O, sige. Bye. And po. Yun pa talaga yung nabili niyang pangalan, no? L. Ay, nako. Sumakit lalo ulo ko. Ay. Bakit kayo ganyan? Bakit ganon? Bakit di na lang tayo makontento sa kung anong meron tayo, di ba? Tapos kapag nawala naman, iiyak tayo. Kasi sabihin natin, sana hindi ko na lang pala ginawa. Di ba? So wag niyong hayaan na dumating ang huli para sa inyong dalawa ng partner mo na niloloko mo. Para sa mga nakarelate, ikaw na nakarelate, ngayon pa lang. Kasi ito yung pinakamatinding konsensya na sasabihin ko sa inyo. Laging gagawa ang Diyos ng paraan para ibigay ang katotohanan. Di ba? Para magkaroon ng justice. Totoo yun. Diba? Kaya ikaw naman, jowa, halimbawa, feeling mo niloloko ka ng jowa mo pero wala ka pang proof, maghintay ka, darating yan, ibibigay yan sa'yo. Minsan ngayon, unexpected way eh. Diba? Ibibigay yan sa'yo. At kaya kayong mga manluloko, matakot na kayo. Diba? Nakakaloka. Ay, nako. Anyways, tumawag ka na. 8721-2429, yan po ang ating hotline. 8721-2429, kung meron ka mga hot stories na gustong i-share, itawag mo na yan. At handa akong makinig. At babalik pa tayo mamaya, so samahan niyo po ako. Hanggang mamaya pa tayo magkakasama, dito lang syempre, sa number 1, 06.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo, sabihin mo. Energy! Energy FM.